Mga kabrigada, we welcome ni Vaccine Czar, Secretary Carlito Galvez Jr. ang shipment po ng karagdagang 500,000 COVID-19 vaccine doses na gawa ng Sinovac. Sinabi ng Philippine Airlines ay sinakayang mga bakuna sa PR-359 na nagmula sa Beijing gamit ang A330 aircraft. Dumating ang shipments bandang alas 5:10 kahapon ng hapon. Pansamantalang ilalagay ang mga karagdagang supply ng bakuna sa isang pasilidad sa Marikina bago ito dalhin papunta sa Visayas at Mindanao. Mababatid na aabot sa tinatayang 25 million doses ng Sinovac vaccine ang nabili ng Pilipinas, kabilang ng 1 million na dumating noong Marso at karagdagan na 4 million doses na inaasahang darating ngayong Abril at Mayo. Bago dumating ang unang batch ng mga nabili ng bakuna ng Pilipinas, ay nakatanggap na ito ng 1 million doses sa donasyon ng Sinovac vaccine mula sa gobyerno ng China at 525,600 doses naman ng AstraZeneca mula naman sa COVAX facility. Matatandaan na noong nakarang linggo ay inaprubahan na ng Food and Drug Administration ang paggamit ng Sinovac vaccine sa mga senior citizens sa gitna ng short. Matapos namang ipagpaliban ng dalawang beses, tuloy na mamayang gabi ang Talk to the People address ng Pangulong Digong Duterte. Itong kinumpirma ni Presidential Spokesperson Harry Roque sa harap ng pagkabahala ng publiko at inilutang na espekulasyon ng mga kritiko ng Pangulo na ito'y mahina na dahil sa kanyang sakit na Barrett's esophagus. Ayon kay Secretary Roque, sure na ang muling pagharap ng Pangulong Duterte sa publiko sa pamamagitan ng kanyang public address mamayang gabi. Sinabi pa ni Roque, nag-iingat lamang ang Pangulong Duterte matapos magpositibo sa COVID-19 ang mahigit sa 120 miyembro ng Presidential Security Group. Habang marami ang nag-iisip naman na malubhang karamdaman ng Pangulong Duterte at naglabas pa ng video at larawan si Senator Bongo na nagpapakitang nagja-jogging, sumakay pa ng motorsiklo ang Pangulong Digong. Magsisimula na ang dalawang linggong military exercises ng Pilipinas at U.S. Marines ngayon sa West Philippine Sea. Ayon kay AFP Chief of Staff General Cirilito Subihana, magre-resume na ang training matapos ang makansela noong nakalipas na taon dahil sa COVID-19. Lobas naman ang anunsyo ito matapos mag-usap ang Defense Secretary ng Pilipinas at Amerika ukol sa sitwasyon ngayon sa West Philippine Sea. Sabi ni Subihana, tanging 1,700 troops lamang ang sasama sa military exercise ngayon. 700 mula sa Amerika, 1,000 mula sa Pilipinas na kadalasa inaabot na mahigit na 7,000 sundalo. Dahil sa pandemya, sinabi pa ng AFP Chief na magkakaroon ng physical contact sa mga sundalong kasama sa military exercises pero minimal lamang daw ito. Si Senador Go umapila sa publiko na huwag maging kampante sa kabila ho ng bahagyang pagluluwag ng quarantine classification sa NCR Plus. Si Brigada Lay Bagyo sa report, Brigada Lay, ibrigada mo! Pumapila si Senador Christopher Bongo sa publiko na huwag maging kampante sa kabila ng bahagyang pagluluwag ng quarantine restriction sa NCR Plus. Ginawa ng senador ang pahayag matapos i-anunsyo ng Malacanang na isailalim na sa Modified Enhanced Community Quarantine ng Metro Manila at mga kalapit na probinsya kasunod ng dalawang linggong ECQ. Paliwanag ni Go na lahat ng desisyon ng gobyerno ay palaging isinasaalang-alang ng Pangulo ang mga rekomendasyon ng IATF na nangunguna sa ating laban kontra COVID-19 at ng iba't ibang mga eksperto na nais tumulong. Iginit ng senador na kahit ano pa mang quarantine restrictions ang iimplementa natin, mas importante dito ang disiplina, pag-iingat at kooperasyon ng lahat. Hinimok naman ito ang publiko na sumunod sa mga itinakdang health protocols para maging matagumpay ang hakbang na mapigilan ang pagkalat ng COVID-19 habang ibinabalik ang sigla ng ating ekonomiya. Kasabay nito, muling nanawagan din si Go sa pamahalaan na ipatupad ang mga kinakailangang hakbang upang maiwasan ang pagkalat hindi lamang ng sakit, kundi pati na rin ang gutom at kahirapan.
Determinado si Pangulo Rodrigo Duterte na talakayin kay Chinese President Xi Jinping ang arbitral tribunal ruling na kumikilala sa karapatan ng Pilipinas sa mga pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Nanindigan si Pangulong Rodrigo Duterte na wala nang atrasan ang pagigit niya sa China sa arbitral tribunal ruling na kumikilala sa karapatan ng ating bansa sa West Philippine Sea. Nauna nang kinumpirma ng Malacanang na isang one-on-one meeting ang itinakda sa pagitan ni Pangulong Duterte at Chinese President Xi Jinping. Muli rin ginit ang Pangulo na ito ay daraanin niya sa diplomatikong paraan upang hindi makaapekto sa magandang ugnayan ng China at Pilipinas. Na-adlaw na grupo ng mga kawaninang Senate employees and many more. Ito po sila, ang mga kawaninang gobyerno natin ay hindi nila alam, karamihan, overwhelming. Ng mga ordinary members ng courage, hindi nila alam mga kababayan na mayroon parang kumukumpas na National Government Employees Bureau. Kung kaya po, itong NGEB or National Government Employees Bureau of the Communist Party of the Philippines, ito po ang nagbibigay ng programa at direction nationwide upang mag-infiltrate, mag-radicalize, mag-recruit ang Communist Party of the Philippines from inside the government. At ang unang layer ay ang paggamit nito ng courage. Yun. So hindi nila sinasabi na may CPP ito sa loob. At pagkatapos po na mabuo nila ang mga core group o yung mga advanced leaders na nadidevelop nila through radical political education and agitation, ibubuo nila ang tinatawag na underground movement sa loob ng mga employees association and union na ito. Kaya hindi po totoo ang sinasabi ni Oxon na siya ay unionist at hindi terrorist, no? Sa kanyang mga pananalita, sa kanyang mga actuation, at sa kanyang involvement in the past, kasama sa mga nakakakilala sa kanya na mga former comrades and former rebels and cadres, si itong si Oxon, kagaya ni Gaiti, kagaya ni Manny Baclago na nangurakot ng pondo sa DSWD, nang siya pa ang pinuno ng SWAYAP dyan at hindi niya ma-account ngayon according sa report ng mga presidente ng different chapters, ang milyones na pondo, sila ay bahagi ng tinatawag na National Communist Party Movement Operatives. Siya ay nakapertain para mag-operate dito sa loob ng mga judiciary employees at sa Supreme Court. So ang programa at kumpas nanggagaling sa National Government Employees Bureau. And then mayroon silang underground organization na hindi rin nila sinasabi sa mga kawawang mga empleyado at kawanin ng gobyerno na tinatawag na Underground Mass Organization o MKP, Makabayang Kawaning Pilipino. Ito naman po ang dumudugtong at sumusuporta sa armadong pagkilos ng CPP, NPA, NDF. Kung kaya po ang mga pondo, ang mga dues, ang mga contributions ng ating mga government workers sa kanilang employees association wherein there is 20 or 30% share to courage, ay napupunta po yan sa underground na pagkilos ng MKP para tumulong sa armadong kilusan ng CPP, NPA, NDF. Ang pangatlo po ay magkakaroon ng Communist Party Group and Communist Party Branch or Communist Party Recruitment, Ms. Angel and mga kababayan, upang magkaroon ng solidong pamumuno sa loob ng mga employees association and opisina ng gobyerno. Kaya tingin namin ng mga former cadre and former rebels, kailangan pong suportahan itong ginagawa ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict at ni Director General Montiagudo at ng buong National Intelligence Coordinating Agency, kasi ito ay naglalayong i-preserve, i-protect, at i-secure ang ating mga government institutions and offices. Kasama na po dyan ang pangangalaga at pagprotekta po sa mga government workers na hindi po sila patuloy na magiging biktima, kawawang hinuhutan ng pondo ng Communist Party of the Philippines, NPA at NDF, niloloko at nililinlang at pinapaniwala na para lamang sa kanilang mga karapatan, mga benepisyo at mga serbisyo bilang empleyado ng gobyerno. And yet, sa loob pala nito, kasakasama nila itong mga leaders nila, kagaya ni Oxon, dyan sa may area ng Judiciary Employees Association and Supreme Court Employees Association, na nag-i-infiltrate na pala, nagkukunwari at naloloko at nanilinlang sa mga hanay ng empleyado ng ating gobyerno. This is the purpose kung bakit tayo lumalabas. Again, to preserve, protect, and secure our government institutions and to protect and secure our government workers. This is beyond
the Senate employees. This is beyond the employees of judiciary, of courts, and of Supreme Court. This is more than that. Yan ang pagtingin namin, ito ay long overdue moral obligation and responsibility ng gobyerno na dapat maprotektahan at mapangalagaan at maitakwil ang ating ng ating gobyerno at ng ating mga kawani ang ganitong mga modus operandi ng CPP, NPA, NDF. Again, ulitin ko, this is orchestrated, highly programmatic, and premeditated. Yan ang rason po na dinadala nila sa issue ng red tagging. Dinadala nila sa issue ng atake daw ito sa institusyon. Harassment and red tagging daw ito sa mga empleyado. Delikado daw ang buhay nila. Wrong! Delikado ito pag nagtahimik ang gobyerno. Pag nagpatuloy na tumahimik ang NICA, ang NTFLCAC, ang ating government, si Pangulong Duterte, delikado yan. Kasi baka magigising na lang tayo kagaya ng nangyari sa Vietnam na na-infiltrate ang buong burokrasya ng gobyerno nila. And even sa Soviet Union noon, pati parliament nila na-infiltrate. At nagulat na lang sila na ang mga empleyado mismo at kawani ng Estado, ng gobyerno, ay sumama sa pagpapabagsak sa gobyerno. It is a historical fact. Kaya hindi katakataka na ito'y ginagamit nila ngayon ng CPP, NPA, NDF upang udyukan ang ordinaryong mga manggagawa at kawani ng empleyado ng gobyerno na sumama dito sa anti-red tagging call, sumama daw sa panawagan na itigil na itong pagbubunyag because the more na nabubunyag at na napag-uusapan ito at nailalantad sa mamamayan at sa ating mga kamari ng gobyerno at sa ating publiko, the more na ma-empower po ang kamalayan ng ating pamala, ng ating kawani at mga empleyado ng gobyerno at the more po silang makakapag-desisyon ng tama. Again, this is not against the government rank and file workers and employees. This is for them. Yung mga nagkukunwaring empleyado at leader nila, ito ang dapat na matumbok at maibunyag.